Magandang hapon mga kaabayan. Welcome po sa ating press briefing kasama si DSWD Secretary Rolando Bautista. Sec? Magandang hapon sa inyong lahat. Ang DSWD bilang lead implementer ng Social Amelioration Program ay linsunod sa Republic Act 11469 o ang Bayanihan to Heal as One ay humaharap sa inyo upang ipabahagi ang mga updates tungkol sa pagbibigay ng emergency subsidy para sa 18 milyong low-income families sa ilalim ng Bayanihan Fund tulong laban sa COVID-19. Una sa lahat, kinikilala ng DSWD ang napakalaking ambag ng mga lokal na pamahalaan sa pagtugon sa pangangailangan ng kanilang nasasakupan. Katuwang natin sila sa pagsulong at pagprotekta ng interes at kapakanan ng taong bayan, lalong-lalo na ang lubos na nangangailangan. Hindi madali ang hamon na hinaharap natin sa panahon na ito, kung kaya ay ganap na unawaan ng DSWD ang kagyat na magbigay ng agarang tulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng crisis na tulad ng COVID-19. Sa gitna ng matinding banta sa kalusugan, ang DSWD ay handa na magbigay ng maagap at mapagkalingang serbisyo, serbisyong walang puwang sa katiwalian at patas na pagtrato sa komunidad. Ang Angels in Red Vest ay muling nagpapadama ng mahabagin at nakatuong serbisyo upang ang ating mga kababayan na lubos na naapektuhan ng crisis ay mabigyan ng sapat na tulong at maitawid ang kanilang pangunahing pangangailangan sa bawat araw. Mangyaring hayaan niyo po ako na ibahagi ang mga nagawa ng DSWD hinggil sa Social Amelioration Program at sa pagpapahatid ng tulong sa ating mga kababayan na mahihirap, vulnerable at marginalized. Nais naming ipabatid na April 2, 2020, natanggap ng DSWD ang pondo na 100 bilyong piso mula sa Department of Budget and Management. Sa loob ng 24 oras, nakapag-download po ang DSWD ng 80 bilyong pondo sa lahat ng kanilang field offices, kasama na dito ang BARM, para sa emergency assistance ng mga non-purpose low-income families. Gayon din, mula April 3 hanggang 5, ay naipamigay ng ahensya ang subsidiya para sa higit 3.7 milyong pamilya na kabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Umabot sa 16.3 billion ang halaga ng naipamahaging subsidiya para sa kanila. As of April 13, 12 noon ngayon, may 77,244 low-income non-purpose families mula sa iba't ibang rehiyon ang nakatanggap ng ayuda na nagkakahalaga ng mahigit 424 million pesos. Alinsunod nito, meron na rin po tayong 48 billion pesos na naitransfer na po natin sa local government unit, social welfare development offices at 800 million pesos para sa BARM. Nag-umpisa din ang DSWD sa pamamahagi ng emergency subsidy sa 40,418 trans-group drivers na nakatalaga o nagtatrabaho dito sa National Capital Region na nagkakahalaga ng humigit 323 million. Inaasahan natin na tataas pa ang bilang ng mga benepisyo na nakatanggap ng sub-emergency cash subsidy dahil tuloy-tuloy ang ating isinasagawang payout nationwide.
Katuwang at ibang local government units at national government agencies katulad ng AFP, PNP at ng DILG. Maliban sa SAP, tuloy-tuloy ang paghahatid ng DSWD ng serbisyo sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng ating mga regular programs. Ang ahensya ay nakapagbigay serbisyo sa 12,204 na bilang ng kliyente na may COVID-related concerns. Kasama dito yung medical and burial assistance sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program na nagkakahalaga ng 57 million. Tuloy-tuloy din ang paghahatid ng DSWD ng Family Food Packs bilang augmentation assistance sa mga LGUs upang matulungan silang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Nakapaghatid na ang DSWD ng 368,538 Family Food Packs sa 12 rehiyon ng ating bansa. Bagamat may mga pagsubok na ating kinakaharap, atin itong agarang tinutugunan upang ang serbisyo ay mapagpapahatid ng tulong ay hindi maantala. Dumudulog kami ng kooperasyon at pag-unawa mula sa publiko ang pakikipagtulungan at pagdadamayan ng lahat ng sektor ng lipunan ay hinihikayat upang masiguro na ang serbisyo sa mga nangangailangan nating kababayan ay maihahatid sa pinakamabilis na pamaraan. Ipamalas natin ang sama-sama ang tunay na konsepto ng bayanihan. Maraming pong salamat. Sir, we'll proceed to the question and answer portion. Sir, unang tanong, ang social amelioration program po ba para kanino ito? Ang social amelioration program ay para to sa mga low-income families, no? Ulitin ko ito. Ito ay para sa pamilya at hindi sa individual. Naglalayong mapagaan ang epekto sa lipunan at kabuhayan na umiiral ng enhanced community quarantine budsod ng COVID-19 health crisis. Ang social amelioration program ayon sa Batas RA 11469, ang isang pamilya na low income ay makakatanggap ng 5 to 8,000 pesos. Ito yung para sa 18 milyong low-income families na ibibigay ng DSWD sa ilalim ng AICS. So, ang basihan ng 5 to 8,000 ay related to sa minimum wage rate sa isang rehiyon. Sir, para kanino naman po yung 4Ps? Ang 4Ps, ito yung sinasabi nating mga beneficiaryo, yung mga nilalaanan natin, ang mga poorest of the poor, para sa kanilang kalusugan at edukasyon. No? Meron kaming listahan, validated, credible listahan, dahil ito ay binibigyan namin ng ayuda bawat buwan. Sa ngayon, ang member ng 4Ps ay 4.2 beneficiaries at kasama sila sa makakatanggap ng social amelioration program. Kung bibigyan natin ng ehemplo, no, sa NCR, kung ang ayuda na matatanggap nila ay 8,000, bali ang mangyayari doon, yung unang grants na tinatanggap nila per month, which is 1,350, ay ibabawas na po yun. Kaya ang top-up na matatanggap nila ay aabot sa 6,650. So kung i-add natin yung grants na tinatanggap nila per month plus 6,650, ay aabot po ito ng 8,000. So sabi ko kanina, bawat rehiyon ay iba't iba ang subsidy na matatanggap nila. Susunod na tanong, sino po ang makakatanggap ng social amelioration program? Ano ang kwalifikasyon? Ang mga target na beneficiaryo ng emergency cash subsidy
sa ilalim ng social amelioration program ng government ay, sabi ko kanina, pamilya na kabilang sa mga mahirap. Ito yung mga low-income families, kasama na dito yung mga vulnerable sector, ito yung senior citizen, solo parents, at yung mga PWDs. No? Okay. Isa pang tanong, sir, paano kung nasa dalawang kategorya yung beneficiaryo, nasa four-piece din? Ang mga four-piece beneficiaries ay kabilang sa, sabi ko nga, 18 million low-income families na kasama na mabibigyan ng emergency cash subsidy. Dadagdagan ang tinatanggap ng grants at rice subsidy ng mga beneficiaryo kada buwan at sabi ko, para maabot nila yung itinakdang subsidiya. Iniiwasan natin dito yung duplikasyon, kaya yung listahan na maaaring ibigay ng LGU ay kino-cross-check namin yan sa listahan ng 4Ps para hindi po magkaroon ng duplikasyon. Isa pang tanong, sir, paano raw po kung nasa dalawang listahan? For example, nakalista sa dalawang barangay yung beneficiaryo? Ayon po sa ating guidelines ay isang beses lamang po sila makakatanggap ng ayuda. Kaya kung sa isang barangay ay nakatanggap na sila ng social amelioration program at na cross-check, na validate na meron na naman silang ibang pangalan sa isang barangay, definitely yung isang ayuda lang ang kanilang matatanggap. Kaya nga, ganito kaimportante yung social amelioration card form na kailangan pil-upan ng mga target beneficiary sa isang munisipyo. Kasi itong social amelioration card form ay nakalista dito yung profile ng beneficiary at ang mahalaga dito ay nakasaad doon kung ano yung mga iba pang mga ayuda na natatanggap nila. So pag nakita doon na nakatanggap siya kunyari sa DA, sa DOLE, DTI, ibabawas na yon kung ano man yung kakulangan para sa allocated sa isang rehiyon. Sir, papaano ro po kung walang dokumentasyong maipakita? Ang pinaka basic requirement namin dito ay yung certification lang ng ating mga municipal, city, social welfare development officers. Sapat na yon dahil sila naman ang nakakilala ng kanilang mga nasasakupan o kanilang mga constituents ay pag sinertipika na yon ay maaari na silang maging kasama sa listahan ng mga target beneficiary. Sir, another question from paano ito matatanggap ng tao itong SAP? Cash po ba? At paano kung nawala ang ATM card o nakasangla? Actually, yung para sa mga 4Ps, natatanggap nila through their cash cards. No? So wala tayong problema doon. Ito po ay cash. Hindi po ito halo ng food and non-food items plus cash. So nakasaad po sa ating batas na matatanggap po nila ay full cash. No, ang tanong mo kanina, paano kung nawala ang ATM card o nakasangla, ang dapat lang po nilang gawin ay impormahan ang ating mga DSWD. No? Unang-una siguro, impormahan nila yung kanilang municipal, city, social welfare development office na nawala ang kanilang ATM at nagko-coordinate naman po ang local social welfare development officers sa ating regional DSWD field offices. Marami na po mga instance na nagkaganitong pangyayari pero pagka na-validate naman po na talagang nawala at sila yung tao yun nakalagay sa cash card, eh pinapalitan naman po yon, tinutulungan po ng DSWD Regional Field Office na mapalitan yon, pero magkakaroon lang po ng sinasabi nating delay dahil na rin sa proseso ng pagbigay ng cash card sa mga ng land bank. Sir, isa pang question po, paano po kung walang formal o permanent address yung beneficiary? Yeah, siguro
i-cite natin yung example na ano, yung mga street dwellers. Pagka ganito mga sitwasyon, ang una po dapat makaalam niyan ay yung mga sinasabi natin mga LGU dahil sila yung nakakaalam ng kanilang mga nasasakupan. At pag sinertify naman po to ng LGU, ay sigurado naman na since talagang walang-wala sila, poorest of the poor, baka sila ang i-prioridad ng kanilang LGU. Sir, papaano naman daw po, sir, kung malayo yung lokasyon ng mga tao? Usually, ano, ang nagiging proseso dyan, ang ating LGU ay merong master list. No? So, binibigyan namin ng leeway ang mga LGU kung paano nila ipapamahagi yung ayuda. Kasi unang-una, meron din silang proseso kung paano nila ipaprioridad yung pagbibigay ng ayuda. Katulad sa mga ibang region, ang ginawa nila ay inuna muna nila yung mga nasa kabundukan, yung mga island barangays, at saka sa mga IP area. Siyempre, gusto man natin na mapabilis yung pagbibigay ng ayuda, kaya lang, siyempre, kailangan na makipag-coordinate tayo sa LGU. Sabi nga natin, meron din sila mga ina-assess na mga sitwasyon, pwedeng security situation, maaring accessibility sa mga gamit na transportasyon, lalo na kung kailangan tumawid sa island municipalities. Pero ganun pa man, magkakaroon ng delay, pero sa pag-uusap naman yan at pag-uugnayan ng mga different agencies, lalo-lalo na sa tulong ng AFP and PNP na meron, and even Coast Guard. Ipag-correct kami sa Coast Guard para magkaroon na available na assets para sa dagat man, or hopefully by air, ay maipaabot natin yung ayuda ng mga target beneficiary. Sir, bakit daw po sa LGU, bakit LGU ang nagbibigay ng social amelioration program? At ano raw po yung reaksyon ninyo na hindi raw po lahat na bibigyan, may limited number lang? Unang-una, nakasad po sa local government code na ang LGU po ang nagpro-provide ng basic social welfare services sa kanilang constituents. Ang ibig po sabihin noon ay sila ang nakakalam at na-identify nila kung sino ba ang low-income sector, kung sino yung nasa formal sector. At dahil naman itong 18 million na low-income families, ay mabibigyan nila ng prioridad based sa profile ng mga kanilang mga nasasakupan. As emphasized by RA 141469, the Emergency Subsidy Program or SAP, again, emphasize natin, shall be given to low-income families assessed to be most affected given by their existing life situation or circumstances. So ayun po talaga yung malaking role ng ating LGU at sa pag-identify kung sino po ang mabibigyan ng prioridad. Ngayon, yung balik tayo sa tanong, pinipili ng LGU kung sino bibigyan, babalik po tayo dito sa local government code na sila ang nakakaalam ng kanilang benepisaryo. Kaya siguro, sa tingin nila, mas nangangailangan itong pamilya na to, kaya inuuna nila bigyan ng social amelioration card. Sir, may patanong from Francis Wakefield of Daily Tribune. Paano raw po yung mga nananamantala? May umiikot daw from DSWD para sa SAP. Pinatawag raw sila ng purok leader. Ang kaso may ibang residente sa QC na pasok sa SAP kahit government employee na. Saan pwedeng magreklamo? May namimili ata ng pagbibigyan ng SAP? Unang-una, no? Nakalagay sa aming guideline na maaring managot
ang LGU kapag mayroong mga complain na hindi naaayon doon sa sinasabi ng batas. Meron kaming grievance redress system. Ito isang mekanismo para ang ating mga kababayan na sa tingin nila nakita sila ng anomalya o irregularidad sa pagbibigay ng SAP ay maaari na nilang idulog to sa aming grievance redress system. No? Nakaset up ito sa DSWD, meron kaming operation center doon, open to 24/7. At pagka na-substantiate no, yung kanilang complaint, nag-usap na po kami ni Secretary Anyo na right there and then, pagka guilty, ang sa aking pananaw, personal na opinion, nung nag-usap kami dito, ang sabi niya ay basta masubstantiate ang ebidensya, ay isususpend niya kagad kung sino yung official ng LGU na yun. Kasi importante yun, ano? Para makita ng tao na talagang ang makakatanggap ng social amelioration program ay yung mga nararapat. Dapat nga masampulan natin yung mga LGU dahil para hindi gayahin ng mga iba. Kasi pagkahahayaan lang natin yan, ang mangyayari, si barangay captain, bakit nakalusot? Okay naman pala, di kailangan. Dumiskarte na rin ako. So siguro ay na rin ang dapat iwasan natin na hayaan yung mga ganitong anomalya o irregularidad. Kaya nga palaging panawagan ko no, sa ating mga kababayan na sana mag-ingay kayo, sumigaw kayo kapag meron kayong mga nakita na very obvious, sabihin natin talagang sumusuway o nagbabiolate sa provision ng ating batas tungkol sa social amelioration program. Okay, sir. Yan lang po ang mga katanungan. Meron po ba kayong closing message bago po tayo magtapos? Maraming salamat ating mga taga-panood at taga-pakinig. Bago ko tuluyang wakasan ang pagpapaabot ng napakahalagang mensahe tungkol sa mga nagawa, kasalukuyang ginagawa at gagawin pa sa mga sumusunod na araw ng DSWD at sa isang malayang paglalahad ng kalinawan sa mga katanungang nakabimbin sa isipan ng mga mamayan bilang tugon sa kautusan ng ating Pangulo sa pamumuno ng inyong abang lingkod at sa ngalan ng kagawaran, nais kong pasalamatan ang mga sumusunod na maituturing natin ang bagong bayani sa ating kasalukuyang panahon. Ang ating mga health workers na hindi inalintana na lumapit at tugunan ang mga pangangailangan ng mga taong nagpositibo sa COVID-19. Nakakalungkot man isipin na may mga pumanaw sa kanila at ang iba naman ay nagpapagaling sanhi ng pagkahawa. Ngunit ang kanilang mga kasamahan ay patuloy pa rin na naglilingkod ng may ngiti sa labi na siyang nakapagbigay ng pag-asa sa mga taong dinadapuan ng nasabing virus o karamdaman. Ang hukbong katihan, ang hukbong sandatahan ng Pilipinas at ang hukbo ng kapulisan na patuloy na umaalalay upang mapanatiling mapayapa ang ating bansa at maisakatuparan ang malawakang pagpatupad ng enhanced community quarantine. Ang mga pribadong sektor tulad ng mga bangko, gasolinahan, mga pamilihang bayan, mga establishmento na nagtitinda ng mga gamot at iba pa na pinahintulutan ng ating pamahalaan na patuloy na magbukas upang mapagsilbihan ang bawat isa sa atin. Ang iba't ibang pamahalaang lokal na katuwang ng Department of Social Welfare and Development sa pagbibigay ng tuwid at matapat na pagsiservisyo sa nangangailangan. Nakita po natin na ang ating pong mga LGU ay talagang 24/7, ginaganampanan po nila ang kanilang trabaho. Babansagan din po natin sila mga frontliners
dahil sila po ang nakikihalubilo, sila po ang nagpapaliwanag, at sila rin po ang nagbibigay ng ayuda kasama ng AFP, PNP, DSWD at DILG. Ang lahat ng ahensya ng pamahalaan, mga negosyante sa pribadong sektor, at mga karaniwang individual na tumutulong sa kagawaran upang mapabilis ang pamamahagi ng tulong pinansyal at mga food pack sa ating mga mamamayan. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo na marami pong mga private individuals at private companies at even celebrities, no, na tahimik na nagpapamahagi ng tulong, either food or non-food items, yung iba cash, pero mapapansin mo po sa kanila na hindi po sila nagpapamedia, hindi po nila binobroadcast ang kanilang ginagawa dahil hayaan na lang nila na ang Panginoon ang makita sa kanilang ginagawa kaysa sabihin, no, at ipagmayabang sa tao yung kanilang ginagawa. So, yung mga tahimik na mga private sectors na yon, individuals, marami pong salamat. Ang aking mga nabanggit ay ilan lamang sa mga tao at organisasyon na dapat pamarisan ng kanilang mga nating mga Pilipino at bukas palad na pagkakaloob ng kanilang tulong at kooperasyon ang tunay na sandata natin sa pagbusa ng COVID-19. Nagpapasalamat din ako sa ating mahal na Pangulo na laging kapakanan ng bayan natin ang binibigyan ng prioridad at patuloy na nag-iisip kung ano pang mga tulong ang maaring may pagkaloob sa mga kababayan nating Pilipino. At higit sa lahat, nais kong banggit dito palagi na everything has reasons, no? At tanging ang ating Panginoon lamang ang magsasabi kung kailan matatapos ang krisis na ito. Sa ating dakilang tagapagligtas, no? Ang lahat ng pagsubok nito ay ating malalampasan kung patuloy tayong mananalig sa kanyang kapangyarihan. Maraming salamat sa inyo muli at isang magandang hapon. Maraming salamat, DSWD Secretary Rolando Bautista. At dyan po nagtatapos ang ating pong press briefing ngayong hapon. Maraming salamat muli sa RTVM, PTV at PCOO.